Diyos, sa Panginoong Diyos, lahat ng saan tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng saan pinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli tayong natitipon muli bilang isang pamayanan, isang pamilya. Tayong lahat dumulog sa Puno Sereno, sa lahat ng ating mga minimithi, sa ating mga intensyon, sa ating mga pagsusumamo, idulog natin sa Kanya. Sarap niya at sarap ng bawat isa. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo gumanap sa banal na misteryo. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming lahat na mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw lamang ang nagbibigay, kami lahat ay tangkilikin mo at lagi mong subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng mga pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway, parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa kababa salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Pagdating niya, ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya kaagad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay hintil, tubo sa Sirofenika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man na nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Mga ginigiliw kong mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po muna ang lahat. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida, O Mary conceived without sin, pray for us who recourse to thee. Amen. Naranasan niyo na ba na ang sitwasyon
na parang ang inyong mga dasal, pagsusumamo, hindi napapansin. Ilang beses na ako nagdasal, ilang araw na ako nagdadasal, parang walang nangyayari. At feeling ninyo, kayo ay dinededma, patay malisya ang Panginoon sa inyo. Ito ang halimbawa sa ating ebanghelyo ngayon. Isang babae na taga Sirofenika, isang hintil, isang pagano. Hindi siya kaanib, hindi siya kabilang sa lahi na pinili, hinirang ng Diyos, mga Hudyo. Siya ay outsider, siya ay dayuhan, siya ay hintil, pagano. Hindi siya kalyado ng mga kalahi ni Jesus. Kaya naman, nakita natin dito, kahit hindi siya kaanib sa lahi ni Jesus, meron siyang pananampalataya kay Jesus. Dumulog siya. Paano siya dumulog? Nagpatira pa. Nanikluhod. Eh si Jesus naman, sino ba itong babaeng ito? Oo. Hindi siya pinapansin. Kunyari, oo. Eh si Jesus, alam natin, lahat kasali, kasali lahat. Oo. Pinapakita dito na ang Panginoong Jesus, tinitesting lang kung hanggang saan ang pananalig ng babaeng ito. Tinitesting ang kanyang pananampalataya. At naispukawin ni Jesus ang kanyang pananampalataya, ang kanyang kamalayan na natutulog. Kaya hinayaan niya munang ganyan. Kaya sabi ni Jesus, kailangan muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. O tinatawag siyang tuta. Oo, parang pinapalibhasa siya. Minemenos siya. Pero hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus. Kaya nga ang babae, na pagano, na hintil, na hindi kauri, hindi kalahi. Anong kanyang sinabi? Opo, Panginoon, alam ko po yun. Tugon ng babae, tungay nga po. Ngunit ang mga tutaman na nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumo na nalalaglag ng mga anak. O ito pala nga, nakita ni Jesus, naramdaman ni Jesus ang kanyang katapatan, ang kanyang sincerity. Kaya't sinabi sa kanya Jesus, Bes, oo na, sige. Dahil sa sinabi mo yan, maaaring ka nang umuwi. Iniwan na nga ng babae ang demonyo. Iniwan na nga ng demonyo ang iyong anak. Kaya humayo ka na. Kaya umuwi ng babae. Pagdating sa bahay, nadat na niya ang anak niya. Magaling na. Ito ang eksena. Mga kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos, binyagan, makikita natin sa babae ang persistence, yung tuloy-tuloy, walang puknat, walang tigil, walang hinto na pagsusumamo, pagdudulog, oo, nanikluhod, nagpatira pa sa Panginoon. Hindi siya huminto. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsusumamo sa puon na sareno. Ito ang halimbawa ng isang deboto-debota ng Puno Nazareno na huwag natin lubayan, huwag tayong sumuko sa mga pagsubok na dinaranasan natin. Ang babaeng ito, ang kanyang isinangguni sa Panginoon ay ang anak niya na inaalihan ng masamang espiritu. Tayong lahat nandito, hindi lamang ang ating mga intensyon, ang ating idinudulog sa Puno Nazareno, kundi ang ating mga kapamilya, kapuso, kapanalig, kaibigan, mga anak natin, mga apo natin, tayo ay mga prayer warrior, tayo ay mga tanod espiritual, tayo tagabantay ng ating pamilya, ng ating mga kamag-anak, kapamilya, kapuso, kapanalig, kaibigan. Tayo ay nagdadasal din sa ating kapwa, sa ating bansa, sa ating simbahan, sa ating pamayanan, sa ating pamilya, sa ating mga kaopisina, sa mga katrabaho.
So isipin natin na lahat kasali-kasali lahat. Dapat ganun. Huwag lamang ang I, myself, and me. Ha? So ito nakita natin sa babaeng siropenika na lahi. Ang kanyang persistence. May mga problema tayo sa pamilya. Asawa ninyo, anak ninyo, o kay mga magulang na matatanda na, o kay mga kamag-anak, o mga in-laws, may problema, nadawit sa mga gulo, sa mga gusot. Ipagdasal natin sila. Walang puknat, walang tigil, walang hinto. Tsak yun, ang Panginoon, pakikingan tayo. Sabi nga ng mga atleta, itong motto ng mga atleta, do not stop when you are tired. Stop when you are done. Do not stop when you are tired. Stop when you are done. When you are tired, magpahinga. Bago tuloy-tuloy uli. Hanggang sa matapos ka. Ang puno na sereno, ganyan din nung kaya kanyang pasan-pasan ang krus, nadapa siya. Saan? Sa kanyang paglakad patungong Monte Calvario. Nadapa siya una, pangalawa, pangatlo. Hindi siya natulog. Pahinga sandali, pero tuloy pa rin ang kanyang pagbangon. Oo, dalhin muli ang krus. Hindi siya huminto hanggang siya ay makapagpatuloy sa kanyang paglalakbay, paglalakad. Dala-dala, pasan-pasan ang krus. So siya ang modelo, ehemplo natin. Huwag natin sukuan ang mga problema. Huwag natin sukuan, huwag natin pabayaan. Oo. Stop. Not when you are tired. Stop when you are done. Ayan. Persistence. Oo. Kailangan natin yan. Uy ka, push. Pray until something happens. Yun. Kaya tayo bilang mga prayer warriors, mga tanod, mga prayer warriors, mga prayer brigade, tayo ay magdasal ng taimtim ng marubdob. Tayo ay nasa social media. Oo. Binabati ko ang mga social media accounts natin sa Quiapo, Twitter, Instagram, Facebook, Live, YouTube, Tebe Maria. We are now in a digital world. Ang tawag sa atin, sabi na, digital natives. Sa mass media tayo nakatoon. Sa YouTube, meron akong hinahanap lagi. Perpetual Eucharistic Adoration. Live. Sinusulat ko ang mga pangalan na kinakaunseling ko, inaayudahan ko, mga may problema, isulirinin. Sinusulat ko ang binyag nila, birthday, full name, baptismal name, confirmation, date, etc. Ang kasal nila. At nilalapat ko doon sa Perpetual Eucharistic Adoration. Walang puknat, walang tigil, walang hinto. 24/7, nandyan. Kaya inaayudahan ako sa pagdarasal ng mga nandun sa Perpetual Eucharistic Adoration. Walang puknat, walang tigil. Push until something happens. O yun ang gawin natin, yun ang gawin ninyo. Imbis na kung ano ang pinanunod ninyo ng mga Marites, mga TikTok, kung ano-ano, sayang ang oras. Magbabad sa Perpetual Eucharistic Adoration. Isanggunin natin sa puno sereno ang ating abang kalagayan. Magdasal tayo ng todo-todo. Nakatulad ng babaeng taga Seropenika, pagano, dayuhan, hintil, na walang ginawa, kundi hindi niya nilubayan, hindi niya hinintuan, hindi niya sinukuan ang kanyang pagsusumamo kay Jesus. Parang kanyang anak ay makalaya sa pagkakagapos sa impluensya ng demonyo. Ang daming impluensya ng demonyo sa ating sarili, sa ating
pamilya sa ating pamayanan. Kaya kailangan natin ng perpetual Eucharistic adoration para ang demonyo ay mawasak. Ang demonyo, ang kanyang galamay, ang kanyang octopus, ang kanyang tentacles of sin, maputol. Upang ang kapangyarihan ni Jesus po na Nazareno ang siyang magwagi, magtagumpay, mangibabaw sa ating buhay. Kaya, palakpakan natin ang Poong Nazareno. Subok sa krisis, subok sa lahat, na pagtagumpayan na niya ang lahat. Jesus Poong Nazareno, mahabag kayo sa amin. Amen. Manalangin tayo. Mga minamahal kong mga kapatid, binuwag ni Hesukristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudiyo at mga Hintil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin. Ang ating itutugon, Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihang Diyos, kaming lahat ay dumudulog sa iyo. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas. Nais mo na kami ay maging iisang sambayanan, malaya sa pagkakagapos sa kasalanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangangailangan ng iba. Dinggin mo ang aming mga pagsusumamo sa iyo. Kami na naririto sa dambana ng Poong Nazareno at sa lahat ng mga masugid na mga taga-subaybay sa social media accounts. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sidayo po ang lahat. Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Kaya manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko, paghahain ninyo
ay kalugdanawa ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain at inumin na naririto ay iyong ginawa upang mapalakas kaming lahat na mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumenyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, iginalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghelis na nagsiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kay malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Senyor Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling na mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Nena ng Diyos. Kaysa ng kayang kabiyak ni Esposo, San Jose. Kaysa ng mga apostol at ni San Juan Bautista ang aming patron.
at lahat ng mga banal katulad ni Santa Rosa de Lima, San Pedro Calonsod, San Lorenzo de Manila, at lahat ng mga banal na buhay din sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at sa kay Kristo, ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat tayo ay mga binyagan, mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may karapatan dumulog at tumawag sa Kanya bilang Ama. Kasama si Jesus, manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, ang kagalingan, ang kasagutan ng mga dasal natin nagmumula kay Jesus ay laging sumainyo. At sumayo rin. At sumayo rin. Taglay ang mga ngiti sa ating mga labi, kasiyahan sa ating mga puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito si Jesus na isinilang sa Bethlehem, lumaki sa Nazaret at napako sa krus sa Jerusalem. Siya rin ang Jesus na kapiling natin ngayon. Siya rin ang Jesus na nagpagaling sa anak ng babaeng Seropenika. Siya rin ang Jesus na magpapagaling sa ating mga karamdaman, isipan, damdamin, attitude, character, behavior. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat tumanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lamang apapanan.
pag-asa at kaligtasan. Paniniil di ko pa nanaligan, puso'y di announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatagong mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari ninyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang mga abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pagkain at inumin ng pagkakaisa ang ibinigay mo sa amin, kami lahat ay niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo, kami lahat nawa ay makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan sa puso para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ho, ipagdadasal natin mga may birthday, may mga karamdaman, may mga suliranin, at lalo na mga matatanda na sa bahay nila, hindi makalabas, mga bedridden. At doon sa mga nalulumbay sa ibang bansa, OFW, OCW, lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo ngayon. Makamtanawa nila ang iyong katugunan
sa atanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po sila at lang lahat ng mga may daladala na mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sampu ng mga mahal sa buhay, san man sila nararoon, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ho ang misa, humayo kong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,